Bakit kaya yung mga mayaman ay lalong mayaman? So hi guys, ako nga pala si Dean Portarcos. In this video guys, pag-uusapan natin bakit nga ba yung mga mayaman ay laging yumayaman pa ay lalong yumayaman. So dalawang mindset ito, rich mindset at poor mindset. Dalawang mindset. So una guys, yung rich mindset ay naghahanap ng pagkakitaan. So yung mga mayaman, hindi sila, halos di sila nagpapahinga, sila lagi ng nag-iisip ng paraan kung paano pa ba, ano pa ba yung pwedeng pagkakitaan. So yung poor mindset naman ay naghahanap ng pagkagastusan pa. So naghahanap ng gastos, yung pwedeng pagkagastusan. So malaki yung pinagkakaiba sa mindset na to. So pangalawa guys is nag-iipon sila. So yan yung mga one, yung rich mindset. Iba yung pag-iisip nila kumpara sa poor mindset. Naghanap ng one, yung tawag dito, yung pagkakitaan, tapos nag-iipon sila. So yung poor mindset naman ay laging nag-ano ng mga luho. Ano ba ibig sabihin ng mga luho? Laging mo ibili. Halimbawa, kung may mga sale sa SA, mga ganyan sale, kahit hindi naman kailangan, bili ng bili, bili dito, bili doon. So malayo, kaya hindi nakapag-ipon ang mga poor mindset. So pangatlo guys is okay lang sa kanila kahit simple lang ang porma, simple lang ang porma, at saka kahit luma na yung mga damit, basta makapag-ipon, may laman yung pulsa nila, okay lang sa kanila yun. So iba naman yung sa poor mindset is di bali nang walang pera basta may luho. So napaka ano. So relate din ako nito guys, kasi kung hindi ko pa natutunan itong mga ganitong mga, kung hindi ako nag-step up sa ibang mindset or na tuklasan yung mga paano nga ba ang mga diskarte ng ganito. So malaki yung nagbago sa akin simula nung na-adapt din sa buhay ko yung mali pala yung mga ginagawa ko. Di bali nang walang pera basta may luho, ganyan, bili yung mga, kung may pera bili dito, bili doon, ganyan. So pang-apat guys is yung mga rich mindset is, halimbawa kung may okasyon ka, kung may okasyon, di bali nang walang handa, yung rich mindset basta may naitabi. Kung yung ipaghahanda is iipunin na lang para i-invest na kung ano mang maisipan na investment sa pera na pwedeng magamit para mapalago yung pera. So yung poor mindset naman, iba yung mindset nila. Kahit walang pera, mga ganun. Siguro marami na karilip nito. Isa na rin ako dito dati. Kasi kahit walang pera, mangungutang para lang makapaghanda sa mga okasyon. So napaka ano na mindset. Dapat ibahin yung mindset. So panglima guys, ang mga mayayaman, abala sila sa pag-iisip kung paano palaguin pa yung pera nila. Kahit marami na silang pera, abala sila kung paano pa palaguin yun. So hanap sila ng mga pwedeng pakakitaan, mga
pangalan yan. Anong pwedeng kan gawin? So yung poor mindset naman is abala sa alam mo na na chismisan, mga ganyan sa Facebook, mga ganon. Yun yung pinagkakabalahan nila. So itong limang mindset guys, rich mindset at one, yung nasakop dito sa poor mindset tsaka rich mindset, malayo yung pinagkakaiba. So paano nga ba mabago yung mindset ng ating mga Pinoy? So simple lang, simple lang yan guys, kung paano ibahin yung mindset natin. Kailangan lang natin maniwala sa sarili natin, kasi marami akong na-encounter na kahit anumang magandang opportunity na dumarating sa buhay, binabaliwala lang talaga. So relate much dito sa kung bakit ba yung mga mayayaman, mas lalo pang yung mayaman, kasi lagi silang nag-i-invest ng time, effort at pera nila para mapalago pa yung pera lang na ipon. So kung gusto mong matutunan yung mga ganitong mga mindset, or gusto mong matutunan kung paano mag-business online para ma-adapt po rin sa buhay mo yung mga mindset na para sa akin mahalaga, kasi opposite yung ano niya, bali magkasalungat yung mga mindset na to. At kung gusto mong mabago yung mindset, dapat nandun ka sa mga positive thinking, yung mga tao na mapalibutan ka ng mga tao na mga positive mind para makatulong din sa sayo o sa pamilya mo yung mga magiging desisyon mo. So in this video guys, kung may natutunan ka, pwede mong pahit naman na yung like at sa page na to pa-like na rin. So yun lang guys, kung gusto mong matutunan kung paano mag-business online, meron akong free video trainings na matutunan mo rin, ma-adapt mo rin sa buhay mo at malaman mo rin kung anong mga sikreto kung bakit yung yumayaman ay laging yumayaman. So ito guys, na simulan ko na rin yung business na to, which is online business. Nasa bahay lang, hindi mo kailangan mag-invite, magpinta ng products, mga ganyan. Simple lang, sa kahit gamit mo lang yung cellphone at saka internet, magawa mo kumita ng mga commissions, unlimited. Pwede ka kumita dito ng 1,000, 2,000 hanggang 21,000 in just one day. Kung gusto mong matutunan ang business na to, which is affiliate marketing, pwede ka mag-comment sa baba ng yes para may send po sa iyo agad-agad ang free trainings. Napaka-valuable nito na trainings. Pwede mong bisitahin yung profile ko. Nandoon na rin yung video training na yun. Sa page ko nandoon na rin yun. Pwede mong puntahan yun. Kung gusto mong direkta sa iyo na mapasa ko sa iyo, mag-comment ka sa baba ng yes para isin ko sa iyo kung paano siya simulan, gawin at patakbuhin. Doon na yung mga step-by-step trainings. Ito yung mga ginagamit sa mga dating mga OFW na nakapagsimula na at nakapag-quit na sa trabaho nila, nakapag-purgod na dito sa Pinas. At kung isa ka mga OFW, sana mahawa ka rin ito. Kadalasan nito sa mga business partner namin is mga OFW na gusto mag-ipon gamit lang ang cellphone, laptop at internet, kumita ng malalaking komisyon. So kung gusto mong matutunan ito, mag-comment ka ng yes sa baba para mapadala ko agad-agad sa iyo pre-video training para matutunan mo rin kung paano siya gawin.